Hello guys! Nandito ako sa LTO ngayon. Ayan. Magbabayad tayo ng violation. Kasi, ayan, may alarm tayo. Kaya, nandito ako, magbabayad ako. Ay 6,000 pesos. Brake light ang violation natin, mga bibikon. Babayad tayo ngayon. Importante may brake light para hindi tayo mahuli. Bigla na lang namatay yung brake light ko eh. Ay, maya-maya sasabihin ko kung ano yung mga requirements, mga bibikon. Okay? Sasabihin ko kung anong requirements para magbayad ng violation. Sa Hello! Hello! Welcome back dito sa aking channel, Ate Lisoy Vlog. Ayan. So, kumusta kayo, mga ka-ate at kuya? Ayan. So, ang pag-usapin natin ngayon ay tungkol sa mga requirements kapag na-alarm ka dun sa LTO. So, galing ako dun sa LTO kanina, nagbayad ako. Kasi, na-alarm ako at saka may violation tayo, mga bibikoy. Kaya, so, pag-uusapan natin ngayon kung ano yung mga requirements para magbayad, para mabayaran yung violation nyo doon sa LTO. Unang-una ay, syempre, ayan, ORCR. ORCR, yan, napaka-importante yan. Kailangan yan sa requirements para makabayad kayo doon, para makarehistro kayo ulit. And then, next guys, after sa ORCR, next naman natin ang susunod na requirements ay itong ano ba to? MBIS. Ayan, MBIS. So, ang MBIS po ay kailangan dalhin nyo doon, ipapacheck yung sasakyan kung wala siyang sira, lahat, mga ilaw. Ayan, dapat perfect. Ayan. So, MBIS, yun yung MBIS sa ano. Importante yan sa LTO. And then, ang next naman po ay ano, affidavit of undertaking. Kasi, sa panahon ngayon, hindi na siya pwedeng i-transfer sa bagong owner. Kaya, ano na lang, deed of sale, and then, affidavit of undertaking. Ayan. So, affidavit of undertaking, yan yung next na requirements. So, madali lang naman ito, guys. Pupunta lang kayo sa City Hall, tapos magpapagawa kayo sa attorney. Ayan. Tapos gagawa na kayo ng affidavit of undertaking. Kasi, kung deed of sale lang, hindi na siya pwede sa LTO ngayon. Kailangan talaga ng affidavit of undertaking. I-attach siya sa deed of sale. So, yun yung another na requirements para sa violation. So, ang susunod naman, guys, is, yun na, deed of sale na. Deed of sale. Deed of sale is i-attach siya dyan. Ayan, sa affidavit of undertaking. So, ayan. Kung ikaw yung may-ari ng sasakyan, nabili mo na, hindi mo na siya pwedeng hindi na siya pwedeng ilipat sa pangalan mo. So, undertaking na lang ang kailangan. Nagpunta ko kanina, nagbayad ako kanina. Ito yung mga requirements. Although, ang ibibigay mo lang naman ay Xerox. Pero yung ano, MBIS. Pero yung MBIS, kailangan talaga original. At saka yung undertaking, kailangan original. So, ayun. Galing na ako kanina. Nagbayad ako. Ang nabayaran ko ay 6,000. Tapos, ang violation natin ay ano? Ang violation ko ay, ano ba yun? Brake light. Ayan. Nawala yung brake light. Biglang nawala yung brake light. Kaya nahuli tayo. Kaya, okay lang yan. Ayan. Listen, learn. Kailangan, importante ang light. Brake light. Lalong-lalo na. Ayan. So, thank you so much, guys. Yun ang lahat ng mga requirements kapag ka may alarm kayo sa LTO. And kailangan yung magbayad. Kasi hindi siya basa-basa bayad-bayad. Hindi pwede yun. Kailangan may requirements talaga para tanggapin at makapagparehistro ka ulit. So, ayun guys. Okay na. Thank you so much sa pag ano. Ayan. Thank you so much guys sa pag ano.
Okay, thank you so much guys. Thank you so much sa pag ano, sa pag panood ng aking video, ng aking vlog for tonight, for today. Ayan. So please, ayan, please don't forget to subscribe Ate Lizzie Vlog. Ayan. Thank you so much. Bye-bye.